na po pumasok tayo sa taong 2020 bilang isa sa mga pinakamatatag na ekonomiya at hindi po natin inaasahan na magkakaroon po tayo ng tatlong napakalaking crisis. Yung una po yung pagputok ng Taal Volcano. Yung pangalawa po, yung nagsimula na po yung COVID pandemic, tapos bumagsak yung tourism at yung trade mula sa China and other countries. Tapos yung sa March naman, dahil gusto po natin ingatan ang buhay ng bawat Pilipino, nag-impose po tayo ng ECQ or yung Enhanced Community Quarantine. Ito po ay nagdulot ng isa sa pinakamababang GDP growth rate. In fact, negative 0.2 nga. Ibig sabihin, dumiit yung ating GDP. Ito ang unang pagkakataon na meron po tayong recession since 1998. Itong COVID crisis ay isang temporary setback. Lahat po ng bansa ay naghihirap dahil dito, walang exempted. Pero ang kalagayan po natin ay mas maganda at mas handa po tayo na makabawi ng, sa lalong madaling panahon. Sana po this year ay ma-achieve natin yung upper middle income country status. Ang problema naman ay dahil sa unexpected na crisis natin dulot ng COVID, baka ma-delay po yan. Pero lahat ng bansa kasi ay nakikita po natin yung kanilang economic growth ay humina or lumiit nga, nag-contract. So I think temporary setback lang ito. Pero susubukan natin na humabol if not next year by 2022. Yan naman po yung ating pinangako or target.